Hello, hello, hello mga mamshies, mga daddies, mga guys. For today's video ay gagawa po ako ng flower bouquet with tumbler. Ayan, bibigyan natin kang brain damage. So, keep on watching guys. So, ang una natin gagawin ay meron tayong flower foam, ribbon. Yan, dalawang klaseng na ribbon, gunting. Tapos, wrapping ng bulak guys, flower. Kutsilyo, panghiwa ng foam, floral foam, tapos flower na ano lang, nabili ko lang to ng 100, tapos yung mga dahon-dahon na guys, leaves, green leaves, yan. And then, scotch tape, huwag kalimutan. Tara mga mamshies, mga guys, sabay niyo ako sa gustong matuto, mag flower arrangement, para makatipid kayo guys, so kayo na lang ang gagawa. Ganituhin nyo lang guys. Foam, lagyan nyo ng tubig, ganyan. Sausaw nyo lang. At tapos, kalimutan ko sabihin sa inyo, ibalot pala siya ng plastic. So, ibalot lang naman plastic, guys. Ayan, mga mamshies, sa gusto matuto, guys, nood lang kayo. Share nyo sa yung mga friends, families, para mas makatipid kayo. Mas maganda talagang kayo na ang gumawa para malaki ang tipid niyo guys. Tapos, nakakataba ng puso pag kayo ang gumagawa. Tapos, nagustuhan ng bibigyan nyo. So, susunod natin gagawin. Magagawa muna tayo ng ribbon. Ayan, lagyan natin, dikit natin. Lagyan natin ng tip. Tansyahin nyo lang guys kung unsa kadakon ang inyong gusto nga himuog ribbon. So, ituyok-tuyok ko na to siya mga pulo. Ikotin na ng 10 beses or 15, depende. Kasi mas kung mas maraming ikot, mas makapal siya guys, mas maganda yung ribbon natin. So, ayan, naikot na natin guys. So, dyan lang, wag ayaw itupong para ano, nasa, ano, sa tawag na, sobra ba, ano, watch nyo lang guys, gayahin nyo. Hindi, sorry, hindi ko ma-explain na masyado, no? So, ganyan lang paggupit, baliktaran, guys, ganyan. Ayan, tapos, talian na natin ng ribbon. Ayan. Basta watch nyo lang, guys, alam nyo naman yung pagkabulol ko din. Wala tayong isip na diretso, ano, salita, ganon. So, keep on watching na lang, guys. Sorry sa mga mamshi, ha? Yeah, pagkatapos nyo, guys, ganyan ninyo. Inat-inaton nyo ba? Hilahilahin nyo ng ganyan, pa ganyan. Huwag kayo matakot humila kasi nakatali na yan. So, yan na, ribbon na guys. So, idikit natin sa anong, itali na natin sa kung anong gusto, mga regalo nyo ibibigay. Ayan, pwede na yan. Okay. So, kalimutan ko, magagamit pa rin tayo ng stick pala. Barbecue stick para dyan sa idikit natin dyan sa puwet para itusok natin doon sa bouquet. Susunod guys, ang gagawin natin ay alam nyo naman maliit yung ating floral foam, so lagyan natin ng karton yung naisip ko guys para maging mataas siya tignan at hindi pandak yung pandak tignan at ang ating bouquet. So gumawa ako ng karton ganyan. Pagkatapos mo, ipatong mo sa karton at tipan na para hindi mahulog. Pagkatapos natin doon, mga mamshies guys, ay nasa dahon naman ako. Ganyan lang pag gupit ng dahon nyo. Tansahin nyo lang kung gaano kahaba. Bahala na kayo kung sa kataas, no? Sana gupit-gupit lang. V ang gupit, guys. So, ano lang. Watch lang at matuto kayo guys. Sana matuto kayo, no? At sana din may natulungan ako sa mga gustong matutong mag flower arrangement dyan. Sana nagustuhan nyo guys. Kung nagustuhan nyo guys, pwede nyo i-share sa inyong mga friends. Like and share guys. Follow me for more videos. Thank you so much mga mamshies guys. Daddies. We love you all. God bless us all. So, nagdrama na ko, no? Singa na lang. Tusok-tusok lang siya, mga mamshies, mga daddies. Ganyan, o, diba? Tansya-tansya lang yan, guys. At tusok-tusok.
So, ito na yung sabi ko sa inyo guys, nalagyan natin ng barbecue stick ang puwit ng tumbler para siya ang kumakapit sa tumbler at itusok natin sa floral foam. So, napili ko sa gitna ko siya ilalagay. So, depende na sa inyo guys kung saan nyo siya ipwesto. So, ang napili ko, pwesto niya ay nasa gitna. At para naman hindi makita yung barbecue stick niya, so, lalagyan natin siya ng mga dahon-dahon para makover up ba, makover ang kanyang ano, hindi halata na may mga stick pa lang nilagay tayo. At para talagang maganda din tignan, no. So, naglagay ako ng stand dyan para hindi ako mahirapan. So, yun na, ready na. Lagyan natin ng mga bulaklak. Magaganda nating flower. Flowers pala kasi madami. Sorry. So, lagay-lagay lang si Inday at tusok-tusok lang. Ganyan na kadali mga mamsies. Tusok-tusok lang yan. Ang dabis kasi mga mamsies. Yung bang may fashion kayo at titignan nyo kung maganda ba, ganyan. At syempre, paggagawa kayo ng mga flower bouquet, isipin nyo guys na maganda at gagawa kayo galing din sa puso. Yung bang love nyo ang paggawa, gagawin ko to kasi gusto ko, ganun. Wag yung gagawa kayo na sa pilitan nyo lang, wag ganun kasi pangit yun, diba? Ma, maganda na ang ating bouquet. Wow, perfect. I love it. Ang kanyang ano guys, love kayo na kung color ganahan kay ko. Ang kanyang color sa bulak ng yellow. Yellow, red, white, wow. Ang combination, wow. So, tusok-tusok lang mga mamsis. Panoorin nyo lang yung ganyan. At ano lang, balansin nyo lang kung saan siya lagay, kung saan siya lagay tignan. Maganda tignan. Yung sa taas nilagay ko, kinuha ko kasi ano, pangit siya tignan. So, nilagay ko siya sa baba kasi kulang din yung bulaklak ko. Yung yan, yung taas, yung rose na yan, nilagay ko sa likod ng tumbler. Kinuha ko yan kasi tinignan ko siya kung maganda ba siya. So, naisip ko na ano, pangit siya. So, nilagay ko siya sa baba. Ayun ah. Gumanda siya, diba? Wow na mga cheese. Ang susunod ko nang gawin ay mag-wrap na tayo. So, titignan muna natin kung anong bagay na design niya. Na kung anong mas magandang forma ba, forma ng flower bouquet. Basta, tansayin nyo lang kung anong design ang gusto nyo. Ganun. So, napili ko ganyan. So, hindi pala. Basta, tinupi ko lang siya. At nilagay sa gilid-gilid. Yung dalawang gilid guys, side by side. Ayan. Tapos yung isa, sa kabilang gilid na naman yun. Tapos syempre, talian natin or lagyan natin ng tip para hindi siya bumuka or hindi masira bago natin siya lagyan ng isa pang wrapping sa ibabaw. Ayan guys, ginawa ko pala ito para sa ating content na bago man lang ako aalis dito sa Mindanao at babalik na Manila, gusto kong ipakita sa aking mga ka-FB friends na kapitbahay ko yung sikat na vlogger at artista na si Brent Damage. So, hindi pwedeng aalis na ako na hindi ako makakabalik doon kahit pasilip lang naman o kahit daan lang ako sa bahay nila, ganun lang, at mag-hi. So, yun lang. Gusto ko lang na proud lang ako na malapit lang yung bahay namin kang Brain Damage. At alam na alam ko mga Kamarites na ang malapit na mga probinsya dito sa Misamis Oriental ay talagang proud na ang sikat na vlogger at artista na ngayon guys na si Madam Brain Damage ay naga dito lang saan Misamis Oriental. So yung mga Kamartis natin dyan, proud na proud yan, pero nahihiya yan na pumunta sa kanila. So at ako na makapal ang muka. So puntahan natin ang kanilang bahay guys, kung tansyahin lang natin kung gaano kalayo yung Ambilyanoy ba at hasaan. So ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kami kalayo
at susurprise natin sa ating maliit na regalo na galing sa puso, o di ba? So ayan, tinali ko na ng ribbon para sa ating pagtatapos. Lalagyan din siya ng ribbon, guys, yung malaking ribbon. So tinali ko lang siya para hindi mahulog. Ayan ang ating magandang ribbon. So tali natin yan ng mahigpit na mahigpit. Tapos mong taliin, guys, huwag kayo matakot na hilahin nyo kasi nakatahi na yan. Tinahi ko na lang yan kasi nylon kasi yan, guys, masisira yan pag ginunting nyo. At tapos napapansin nyo maliit yung ating bokeh, no? So dinugtungan ko yan ng isa pang wrapping para mataas siya tignan, or basta maganda siya tignan. So keep on watching, guys. Kailangan nyo istipliran, guys, para hindi siya magbuhaghag at hindi bumalik sa kanyang nilalagyan yung ribbon na yan. Nylon kasi yan, guys. So kailangan nyo ng stipleran para maging maganda siya tignan, o diba? Maliit yung ating bouquet. So dugtungan natin yung sa baba. Ayan, at tapos na. Yan ang sinasabi ko, guys, na dugtungan natin sa baba para maganda siya tignan at mataas siya tignan. So bouquet with tumbler para sa inyo, maagong pamasko, Madam Brenda Mitch. Merry Christmas and a Happy New Year. Kasi in advance na to, guys, kasi wala na ako dito, inshallah, sa Pilipinas. So alis na tayo at magtatrabaho, balik OFW na naman tayo ngayon. So thank you for watching, guys. God bless us all. Bye bye.